Mga kasimanwa, kumusta po kayo dyan? At magandang umaga sa inyo. Maghahanda muna tayo ng pagkain ng ating mga alagang manok. Ito po ang almusal ng mga manok namin, mga kasimanwa, malunggay na may bahaw na kanon. Yan po oh, yung kaning lamig. At yung aming patuka na Bimig Integra 3000. Wet feeding tayo ngayon mga kasimanwa kasi medyo matindi na yung init ngayon. Kaya mas maganda sa mga ganitong panahon, wet feeding tayo para hindi masyadong maapektuhan ng matinding init yung ating mga manok. Ayan po sila mga kasimanwa oh. Nakaabang na. Yung pinaka-source talaga namin ng income, mga kasimanwa, marahil na papansin nyo naman siguro na nagagaling talaga sa limitan doon sa day-old chicks at fertile eggs, no, minsan. Tapos yung fully grown breeders na nire-release namin. Pero gusto din namin ibahagi sa inyo, mga kasimanwa, yung kung paano pa kami kumikita ng extra mula dito sa extra income sa pagmamanukan. At ito naman marahil mga kasimanwa, ginagawa na din ang iba sa inyo, pero gusto lang namin magkaroon kayo ng idea, lalo na small scale lang naman tayo kasi nga ang minimaintain natin na breeders ay pili lang talaga at yung dekalidad na mga pagbigay sa atin ng magagandang offspring. Mamaya po i-discuss natin yan, italakay natin ng detalyado na hanggat makakaya ko bahagi sa inyo. Akin na nga yung isang lapis, bebe. Sorry, ma. Sorry. Harag ko gahapon yung iba. Ito.
nagsiumpong, ay nagsiling gahapon ka itong Maraya, ilang kung saan ng mga palitong tao. Karami ka ang siumpong gahapon ka sa'yo. Mawali sa'yo na yung tupan eh. Sige. Ah, sige sir. Salamat sir. Thank you. Ah, ano man yung kalako? Sige po sir. Mga Simanwa, ito po yung isa pa sa mga ginagawa namin para may dagdag kami na income sa aming pagmamanukan. No, nagpapa-incubate kami ng mga itlog. Kanina, dinala itong mga itlog ng Texas. Ang bayad namin, ang singil namin mga Simanwa ay 15 pesos bawat isang itlog kapag napisa. So, hindi na naman lugi yung magpapisa sa amin kasi bago sila magbayad, sigurado na may mga sisiw. O bukod pa yung mga itlog na hindi nagiging fertile na binibenta namin as free-range Pinoy chicken eggs. At yung mga hindi naman tuluyang o yung mga sisiw, mga simanwa sa loob na hindi talaga napipisa, binibili naman yun sa amin as balut, no, na free-range chicken, no, mga free range chicken balut. Hindi na lugi mga Simanwa dahil doon sa mga balut, 12 pesos naman ang benta namin noon. Pinapasa namin, so bahala na yung kumukuha magpatong. So, sa ganun, hindi po tayo walang nasasayang, kumbaga. Kasi dati, pag may sobra lang o mga infertile na itlog, minsan kinukonsume namin o kaya pinapakain na rin sa mga manok namin. Pero naisip ko na mas mabuti kung pagkakitaan din natin yun. So yan po mga Kasimanwa, mahabay-bahagi namin sa inyo na paraan. Kumbaga, diskarte na lang talaga kapag para ma-maximize natin yung profit nung ginagawa natin. Na although, kumbaga, libangan lang siya, pero nagiging source na din ng additional income. Itong dinala sa atin mga Simanwa ay 25. So ito po yung itlog ng mga Texas kasi yung kliyente natin nagsasabong yon. Actually nakita lang niya ako sa bayan no, isang araw tapos nagtanong nga siya kung nagpapa-incubate daw ako. Sabi ko naman basta may paglalagyan. O yun. 25 na mga Texas and then sa March 24 magka-candling tayo mga Simanwa para malaman natin kung ilan yung mga fertile dun sa dinala niya at expected hatch date natin ito April 4. So malaman natin kung maganda ba yung kalidad ng mga itlog unang-una sa pag-candling natin ng pang 10th day kasi sabi niya mahigit 10 araw na daw yung mga itlog, yung iba. Kaya hindi ko sigurado mga Kasimanwa kung madami yung magiging fertile dito. Ito po mga Kasimanwa yung kalahating tray ng ating infertile na mga itlog. At bago namin ito iluto, binabad o nilagay muna namin ito mga Kasimanwa sa rice hull. Binao namin sa rice hull ng 3 araw. So bale 10 araw siya naka-incubate at nakabaon siya sa rice hull for 3 days. Pinag-mix na to mga Kasimanwa ng mga itlog ng Rhode Island Red at Barred Rock.
Yung pag luto namin ito mga simanwa, papangulo lang tayo ng tubig. Ayan, tapos kapag kumulo na siya, lagay na lang natin yung apoy sa medium. Saka natin ilalagay yung mga itlog. Papakuluan lang natin to mga simanwa ng 30 minutes. So, ayan na po mga simanwa, tapos hintayin lang natin pagkalipas ng kalahating oras. Itong mga infertile na itlog, mga simanwa, ang ginagawa naming Pinoy, may kumukuha na nito sa amin at binibenta din nila. Mura lang yung bigay namin, 7 pesos, luto na siya para may tubuin kahit paano yung kumukuha sa amin ito. Ang benta naman nila, 10 pesos. Ito na po mga simanwa yung Pinoy natin. Dadalhin na doon sa baba, doon sa kumukuha nito. At 30 minutes lang mga simanwa yung pagluto natin nang sa ganon. Saktong-sakto lang yung pagka hard boiled niya. At may asin na din yan. Tapos may isa tayong binalot kasi nag-crack. Yan po mga simanwa. Libre na doon sa kukuha. Eh, hindi na niya yan kasama sa babayaran. Kung tutuusin mga simanwa, no, maliit lang siya. Kasi nga, gaya nung isang buwan, nung ang ginagamit ko pa yung lumang incubator, nasa 150 yung papisa sa amin sa loob ng isang buwan na yon. At yung mga weekly naman namin na pa... ang mga infertile na itlog na ginagawang Pinoy, tapos yung mga free-range chicken balot, nasa 30 to 40 siya. Weekly po yan. At kung titingnan natin, yung average namin nasa 3,500, mataas na yung 4,000 na income namin na nakukuha doon monthly mga kasimanwa. Pero kung yung bigger picture yung titingnan natin, yung halaga na yon, nakukover na niya yung mahigit 2 sacks ng commercial feed na gamit namin. Around 2.5 sacks. So, nasa 125 kilos ng patuka. So, galing lang dun mga kasimanwa na kung iisipin naman natin, halos sa iba, diba, wala na siyang pakinabang. Tinatapo na nga lang minsan yung mga infertile na itlog. At dito, ang ginawa namin, naghanap lang kami mga simanwa nung pwede naming makapartner na mapasahan namin ng produkto tapos sila na magdi-dispose. Kasi kung kami pa yung maglalako nun, hindi na kaya ng powers at limited lang naman yung may isa lang tayo na kasama dito. Minsan may yung isa na pa-extra-extra lang, depende lang kung magkano maibigay natin. So hindi na kaya pag kami pa mismo yung maglalako-lako. At sa pamamagitan nun, natulungan din natin yung pinapasahan namin. So may extra income kami at ganun din siya. So ganun lang po mga kasimanwa, paano namin na ma-maximize yung profit dito sa pagmamanukan. Kasi kung magpo-focus lang tayo doon sa traditional na paraan, medyo limitado lang doon, no? At alam ko madami pang mga paraan siguro yung iba nating mga kasimanwa na ginagawa kung paano pa sila nagkakaroon ng extra nakita. Pwede nyo po din yan i-comment nang sa ganun magkaroon ng idea yung iba pa nating mga kasimanwa. Bago tayo magtapos, gusto ko lang ulit batiin mga kasimanwa ang mga laging sumusubaybay sa atin sa lahat ng viewers at subscribers ng channel natin. Kay Mark Dalida ng Yadaw Diaries, maraming salamat. Kakamper din po natin yan. Kay Elizabeth Magnus, siya po ay taga Occidental Mindoro. Aquaponics Grower. Kay Christopher Maranan. At ganun din sa masugid nating tagapanood, siya po ay from Macau International Airport. Kay Christopherson Alcachupas.
At syempre pa sa Lakwat Sherong Magsasaka channel, mag-subscribe din po kayo sa kanya. Sa Bulanong Dako Adventure at kay Glenda Pestano. Maraming maraming salamat po sa mga hindi ko na shoutout sa ngayon. Bawi ako sa inyo sa susunod mga Simanwa. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod mga Simanwa. Ingat po kayo, nandyan pa din yung virus. Kaya sa tuwing lalabas, doble ingat. Laging magmask at maghugas ng kamay. At maraming salamat sa panonood. Shazam!